Natunton sa aklan ang nasa likod umano ng magkakasunod na bomb threat sa opisina ng National Privacy Commission. Dumipensa ang inarestong suspect na nagawa raw ang krimen dahil sa inis. Nakatutok si John Consulta. Mabilis na lumikas sa mga empleyado ng National Privacy Commission nitong nakaraang Biyernes matapos makatanggap ng bomb threat sa social media. Nakasampung padala na raw ng banta sa ahensya sa loob ng 3 araw. Hindi siya tumigil even on the weekend, meron pa rin until Monday. Malaking prejudice kasi ang dami naming iniimbestigahan. Alam natin maraming mga alleged data leak ngayon na nangyayari sa atin. Apektado dito hindi lang yung NPC, kundi pati ang ibang ahensya na nagre-rent sa PICC. Sa tulong ng NBI at pulisya, na-trace ng mga otoridad ang pinanggalingan ng mensahe sa Malandayon, Malinaw, Aklan. Inaresto ang isang 37-anyos na suspect na hiniling ng NBI na huwag muna ipakita ang mukha. Nung nahuli namin, we tried to ring his cellphone just to verify kung siya nga iyon. Then nung nag-ring yung cellphone, kinuha na namin. Ayon sa suspect, sobrang inis ang nagtulak sa kanya para ipadala ang mga bomb threat dahil daw sa ads at mga error na sumusulpot sa kanyang cellphone sa tuwing gagamit ng mga app. Nagdadrive po ako sa kalagitnaan ng araw o ulan, tapos magbibiglang mag-technical error. Siyempre, magugulat ka po kung anong pong ganun nangyayari na biglang hihinto or liliko. Paumanhin po at pasensya na po. Wala po kung intention na gawin ng mga bagay na hindi po dapat. Ang sa akin lang po is para mapansin lang po ko or kahit pa paano po, kahit kung may bat nila ginagawa, mag-chat lang po sila sa akin. Kung sa amin kayo inayos mo, nag-complain ka sa amin, ipo-forward namin yung complaint mo sa right department, sa right agency. Kailangan niya panagutan kung ano yung ginawa niya. Otherwise, maraming gagawa at uulit. It's the National Office of the Privacy Commission which was targeted by this suspect. So, it becomes a national issue. Wala kaming sinisino rito eh. If you transgress the law, we will go after this transgressor. Sinampahan na ng reklamong grave threats in relation sa Cybercrime Prevention Act at paglabag sa RA 1727 o Anti-Bomb Joke Law ang suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 horas. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.